Liza Soberano, walang utang na loob. Hello guys, magpagpalang araw sa ating lahat. Narito yung latest update dito nga kay Liza Soberano, kung saan nga ay marami ang nagalit sa kanya yung mga fans niya, lalong lalo na yung mga kaibigan at mga kilalang tao na kasama niya sa industriya kung saan nga ay sumikat nga itong si Liza Soberano. Isa na nga dito si Christopher Minute na mainit yung ulo tungkol dito kay Liza Soberano dahil nga sa kanyang paglabas ng kanyang vlog na sinabi sa kanyang wala daw siyang freedom noon at ngayon ay may freedom na itong si Liza Soberano at ipapakita niya daw sa buong mundo kung ano si Liza Soberano na hindi pa nila nakikita noon kasi nga hinihigpitan siya. Kaya naman umalma dito si Christopher Min sa mga sinasabi ni Liza Soberano. Kaya narito guys, panoorin natin at kayo na ang humusga sa mga sinasabi ni Christopher Min laban dito kay Liza Soberano. Sa maraming sultada po ng Christopher Minute at ng Showbiz Now na, isa lang po ang lagi nating sinasabi, nakapanghihinayang na iniwanan po ni Liza Soberano ang kanyang magandang karera dito sa Pilipinas para pumayag siyang magpahawak kay James Reid sa kanyang produksyon, di ba, Romel? Lagi po natin sinasabi at lagi natin yung nararamdaman yung panghihinayang na sana, na hindi sana siya sumunod at sumama kay James Reid. Okay, diba? Eto po yon. Kahit anong balibaligtad pa po ng mga dahilan at katwiran ang kanilang ibigay, kahit anong pagtatago, lalabas at lalabas din po ang katotohanan kung bakit. Napanood po namin ang paulit-ulit ang vlog ni Liza Soberano kahapon. Alam mo, Romel, ako'y nalulungkot. Hindi ako nagagalit. Nalulungkot ako para kay Liza. Sa kasaysayan po ng pelikula, nagkaroon po tayo ng superstar Nora Honor. Nagkaroon po tayo ng star for all seasons Vilma Santos. Meron po tayong megastar Sharon Cuneta. Meron po tayong diamond star Maricel Soriano at iba pang mga personalidad na naabot ang kanilang mga pangarap. Never po tayong nakarinig ng anumang salita sa mga binanggit naming artista na nung sila po ay nagsimula sa pagharap sa kamera, sila ay ninakawan ng kanilang sariling personalidad, ng kanilang kaligayahan, ng kanilang pagkatao, ng kanilang kalayaan. Wala po. Puro pagpapahalaga po sa kanilang karera ang ating narinig at nabasa at napanood. Bukod tanging itong Liza Soberano na ito ang nagsabi ng puro reklamo. Puro reklamo. Isipin mo, i-vlog na nung siya daw po ay nag-artista, alalahanin daw po natin na 16 years old pa lang daw po siya, umaarte na siya at 25 na raw siya ngayon. At ang sabi po niya ay ninakawan siya ng freedom, ng happiness, ng childhood. At ang sabi pa niya, I've earned the right to be me. Ngayon daw, kumbaga pinagsakripisyon daw po niya yan. At ngayon daw, siguro naman ay maintindihan na natin na meron na siyang karapatan ngayon na maging siya. Parang ganon. Tingnan mo, nakakalungkot. Meron siyang manager si OG Diaz. Ang ABS-CBN, todo-todo po ang ibinigay sa kanya na suporta. Diba? Binigyan siya ng suporta ng ABS-CBN. Tapos, ang Star Magic, inalagaan siya ng gusto. Pinuhunanan siya ng Star Cinema, ng ABS, ng Star Magic, ng perang puhunan para sa kanyang pelikula. Pero ano reklamo niya? Iisang tao lang daw ang ipinareha sa kanya? Tatatlong direktor lang daw po ang paikot-ikot na humawak sa kanya? At paulit-ulit daw po na ganun lang ang istorya sa mga teleseryeng ginawa niya. May utang na loob po ba ang ganitong klase ng tao na hindi pinahahalagahan ang paghihirap at sakripisyo ng mga taong tumulong sa kanya
para maabot niya ang kanyang pangarap. Meron siyang manager, si OG Diaz. Kung meron siyang gustong sabihin sa produksyon, andyan ang manager niya para sabihan niya at maging boses niya para kung ano yung sinasabi niya na hindi binigay sa kanya, na hindi man lang daw siya makapamili ng damit, ng kanyang gagawin at ng kanyang sasabihin, dahil kumbaga ay kinontrol na lang daw po siya. Nakakalungkot ka, Liza Soberano. Napakaraming artista sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon na nagtagumpay, na pinahalagahan ang kanilang ginagawa. 9 years old, ang star for all seasons, Vilma Santos, nang magsimula sa Trudy's Liit. Unang humawak ng mikropono si Sharon Cuneta para i-record ang Mr. DJ. 12 anyos, hindi kailangan ng pera ni Sharon dahil ipinanganak siya na may gintong kutsara sa bibig. Pero naringgan ba natin sila? Kahit si Nora Honor, wala siyang sinabi na, kasi naman ganito, kasi yan lang ang proyektong binigay sa akin, inalisan ako ng karapatan na maging ako. Tapos ngayon, sasabihin mo, ngayon mo pa lang na e-enjoy ang buhay mo bilang ikaw si Hope Elizabeth. Diba, Romel? Nakakaloka. Walang utang na loob itong batang ito. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit ka umalis ng Pilipinas. Hindi yung gagawin mo pansangkalan, yung Hollywood, na butas ng karayom ang lulusutan mo bago ka makapasok. Gagawin mo pang mga tuwiran ng kung ano-anong bla bla bla. Eto lang pala, ayaw mo pala yung mga pinagagawa sa'yo ng Star Cinema, ng ABS. Ayaw mo pala yung pamamalakad ng manager mo. Ayaw mo pala lahat yon. Binura mo na pala yon sa pagkatao mo bilang artista. Wala kang utang na loob. Hindi ka Pilipino. Taman-tama lang na ang citizenship mo ay Amerikano ka pa rin hanggang ngayon. Romel, ang point mo. Romel? Nauna, eto na nga. Kasi marami ng mga kaibigan nagkaano sa akin na anong masasabi nung natin yun. Kasi sila mismo na nakabasa bakit kinakailangan niya pang mag-vlog at sabihin ang mga bagay-bagay na sana kung gusto niyang mag-rebranding, dapat kung kakalimutan niya yung nakaraan, sana hindi na siya nag-ungkat ng nakaraan. Kasi dun magsisimula ang mga bagay-bagay na naku, tatahakin niya ngayon ng mga bash ng mga abutin niya. Eto pa, ikaw ay nasa Amerika. Umuwi ka ng Pilipinas, sumama ka sa tatay mo. Mm-mm. Iniwan mo ang nanay mong puti at mga kapatid sa Amerika. Bakit ka pumunta ng Pilipinas? Hindi ba sa pangarap mo na maiahon mo sa hirap ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pag-aartista? Pero lahat pala ng sakripisyong ginawa sa'yo ni OG Diaz na bumakod sa'yo, isinilid ka sa plastic balon para huwag kang masaktan, para maabot mo ang pangarap mo. Hindi mo pala pinahahalagahan yung ipinuhunan pala sa'yo na panahon, salapi, atensyon at pag-aalaga ng ABS-CBN, ng Star Circle. Baliwala rin pala sa'yo yon. Nagre-reklamo ka pa ngayon. Saan ba nang galing ang lahat ng meron ang pamilya mo ngayon? Sabihin mo sa amin yan at baka sakaling maniwala pa kami na tama ang pagre-reklamo mo. Ikaw lang ang tanging artistang naringgan namin na nagreklamo sa ibinigay na magandang oportunidad sa'yo ng iyong manager at ng iyong produksyon. So ayun na guys, narinig natin ang paliwanag o sinasabi nitong si Christopher Minute laban dito kay Liza Soberano na walang ang utang na loob. Tamang tama na naman yung masinasabi ni Christopher Min, kasi nga lahat kung anong meron ngayon si Liza Soberano ayun ay dahil sa ABS-CBN. Pero bakit nga ba niya nasabi pa yun, yung mga sinasabi niya na nung nasa ABS-CBN siya, hahawak siya ni OJ Diaz, ay wala daw siyang freedom. Kahit daw pagbili ng damit na gusto niya ay hindi pwede. At isa lang daw yung naging kapartner niya
sa lahat ng kanyang pelikula, drama at yung comedy drama niya nga. Siguro ay gusto din ni Liza Soberano na magka-partner ng ibang artista. Pero yun nga ay hindi pwede kasi nga love team sila ni Enrique Hill. Sa ngayon nga ay hawak na siya nitong si James Reid. Ngayon tayo ay magagawa na niya ang lahat ng gusto niya at ayaw pa nga sa kanyang vlog ay makikilala nyo at mapapanood nyo kung sino si Liza Soberano. Ang hindi nyo nakikita sa kanya ay ipapakita niya sa kanyang vlog.